Hello everyone, this is Yasmin and you are currently watching the Yas Vlogs. So ito na nga guys, nandito na naman po tayo. Maraming salamat po sa pagbabalik sa aking channel. Thank you so much. And ayun, mag-usap na naman po tayo ulit. And dito na naman me para sa isa na namang health education and trivias. Okay? So ngayon guys, ang pag-uusapan natin is about sa sikat na sikat na napagdadaanan natin ngayon. Kung saan, sino, alin, ano. Sige, kaya nyo yan guys, kaya nyo yan. Of course, nandyan pa rin yung pandemic natin, si COVID-19. Which is, si COVID-19 ay isang virus. So ngayon guys, pero si virus, andyan si virus, naririnig, but at the same time, naririnig rin natin si bacteria. Ngayon, isang malupit lang guys na tanong, may idea ba kayo kung ano ang virus, tsaka kung ano naman ang bacteria? Sige, kaya mo yan guys. Isip lang tayo. Of course, alam ko na pag-aralan na natin yan. May idea na tayo. Nasa isip mo na. Iniisip mo na. Ayan. Tama, tama. Go. Okay. So ngayon, para ma-review lang natin, ma-refresh ang ating knowledge regarding sa bacteria and sa virus, sama-sama nating alamin at pag-usapan natin sa vlog na ito. So, see ya guys and sit back and relax, enjoy, and pag-aralan natin, i-refresh nating dalawa kung ano nga ba ang virus at bacteria. Ang pag-uusapan nga natin today guys is about kay bacteria and virus. And si bacteria at si virus ay tinatawag natin silang ano? Pathogens or germs. In short, germs siya. Kasi for sure, mas sikat sa inyo ang term na germs. Ang germs ay composed ng, meron siyang apat na klase. Si bacteria, si virus, si fungi, tsaka si protozoa. So, apat yan na pwedeng makapag-cause sa atin ng sakit sa ating katawan. Okay? So, or pathogens. For sure na babasa nyo rin yung term na yan kung minsan nasa sabon or nasa pakete ng mga shampoo or anything. Okay? So, sila yung mga organisms na, nakakapagdulot ng sakit sa isang healthy individual. So, ayan guys, magpapakita ko sa inyo ng picture. Okay, pagpasensyahan nyo na ha, kasi ginawa ko lang to para ma-picture out lang natin si virus tsaka si bacteria. So, hulaan nyo dyan. Ayan, sa next slide. Tchung! So, ayan na nga guys, sa dalawang picture, meron isang mas malaki, si kulay green, tsaka yung isang mas maliit na katabi niya. So, hulaan natin kung sino dyan si bacteria, tsaka sino si virus. Okay? Kaya mo yan, isipin mo lang for sure. Isipin, kaya mo yan guys, kung sino nga bang mas maliit, at tsaka kung sino mas malaki. Guys, meron pa akong ipapakilala sa inyo na character. Kasi tatlo sila, andyan si virus, andyan si bacteria, at of course, ang ating bida, si host cell or yung cell na tinatawag. Ano nga ba guys, ang cell? Ang cell is the smallest unit of life or siya ang ating building blocks of life. Ibig sabihin nun, yung katawan natin guys, composed of millions na hindi na nating mabilang na cells. So, iyan, kaya kasama si cells, andyan si bacteria, tsaka si virus. Bakit nga ba natin sila kailangang pag-usapan sa vlog na ito? So, habang pinapanood nyo to guys, malalaman natin kung bakit nga ba kailangan si bacteria, kailangan si virus, and kailangan at the same time, si host cell, or si cell na tinatawag. Okay? So, ito na nga guys, papag-usapan na natin si bacteria at saka si virus. So, ito ha, si bacteria guys ay isa siyang living organisms. Living organisms. Ibig sabihin nun, meron siyang sariling buhay. Kaya niyang magpadami kahit nasa labas lang siya ng ating katawan. Kaya niyang kumain. Kaya niyang mabuhay na kahit hindi pumapasok sa katawan ng isang tao. Kahit nasa labas lang siya, ganyan. So, kahit nasa plants, nasa soil, nasa animals, mabubuhay siya kasi kaya niyang i-feed ang sarili niya, magluluto-luto siya dyan sa labas, or whatsoever. Pero ganon si bacteria. Isa siyang buhay na organisms.
able to reproduce energy, kaya niya. Kaya niya magparami kahit wala siyang kwan, kahit wala dyan si, kahit hindi niya ako in-invade, umatake man siya sa akin or hindi, kaya niyang mabuhay, mabubuhay siya. So ito guys, sa dalawa ang purpose ni bacteria, either good or bad. So meron tayong sinasabing good bacteria and bad bacteria. Pero ang in-emphasize ko dito guys ay isa siyang buhay na organisms. Ngayon naman, si virus. Si virus naman guys ay kinaklasify siya as non-living organisms. Inuulit ko guys, non-living organisms. Bakit? Kasi hindi niya kayang mag-replicate ng siya lang. Ibig sabihin, wala. Kung isang virus lang na nandyan sa labas, wala. Hindi niya kaya magparami. So, natutulog lang siya, naghihintay lang siya kung sino ang pwede niyang dikitan para makapagparami siya. Ganun siya. Anong ibig sabihin nun, guys? Di ba? Pag hindi makakapag-function, pag hindi siya nakaasa sa isang bagay or isang cell or isang buhay na bagay para dumami siya. Kunwari, kung mag-exam ka, hindi ka makakapag-exam pag wala kang papel. So, ikaw naman itong si hindi nagdala, hindi bumibili, or sabihin na natin palaging nakakalimutan yung papel niya, or umaasa lang sa kaklase niya, ang tinatawag natin dyan, ang tawag natin sa kanila ay mga parasite. Oo, joke. Siyempre kung minsan nakakalimutan, experience naman natin yan. Pero tama, di ba? Kung minsan binabansan, kahit joke-joke lang, binabansagan natin sila na parasite. Ganyan guys si virus. All virus are parasitic. Okay? Kaya, para mabuhay siya, para dumami siya at para lumaki siya at makapag-infect ng isang tao ay kailangan niyang dumikit muna sa isang bagay. Either isang cell ng human or cell ng hayop or cell na nasa paligid na buhay. Plants, mga katulad niyan. Kasi lahat ng virus ay parasitic. Pero inuulit ko, si virus ay non-living organisms. Kasi nga, hindi niya kayang kumain ng sarili niya. Hindi niya kaya magparami ng sarili niya. Hindi niya kaya mag-produce ng energy ng sarili niya. Ganon siya, guys. Unlike kay bacteria. Whether naka-invade siya sa akin or hindi, mabubuhay siya, dadami siya. So, dalawa ang purpose niya sa ating mundo, either good or bad. So, ayan na nga, guys. So, pinakita ko sa inyo kanina kung sino ang mas malaki tsaka kung sino ang mas maliit. So, ayan na, pag-uusapan na natin yung size ni bacteria at saka ni virus. So, ito guys ha, si bacteria, ang kaliit niya ay 1 million na mas maliit siya sa isang metro. Isang metro. Ayan, 1 million siya na maliit. So, ibig sabihin, syempre, of course, hindi na yan nakikita ng isang naked eye. Kailangan na yan ng microscope, light microscope. Ganon kaliit si bacteria. Ngayon naman guys, punta naman tayo kay virus. Si virus naman guys, ang size niya ay 0.02 micron to 0.25 micron kaysa kay virus. Pero definitely talaga guys, si virus ay mas maliit ng 10 to 100 times or 1,000 times na maliit. Kasi yung pinaka-smallest na bacteria ay mas maliit pa rin yung pinakamalaking virus na yan. 10 to 100 times pa siya na mas maliit. So as in super liit lang talaga guys ni virus. And ang makakakita lang sa kanya ay isang electron microscope. Inulit ko guys, ang makakakita lang kay virus ay electron microscope. Hindi siya katulad ni bacteria na kahit light microscope lang yun, yung mga ordinary microscope lang ganyan, pwede siya. Pero kay virus guys, hindi. So, ganun yung difference ng size. Napakaliit ni virus. And si bacteria, kahit papano nakikita na siya ng ordinaryo or I mean light microscope. So, ito naman guys. Next na pag-usapan na natin yung size. So, alam na natin na mas malaki ng maraming beses si bacteria compared kay virus. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano sila nagkakalat ng lagim, charot. Paano yung mode of transmission, I mean mode of infection, ng bacteria tsaka virus. Paano nga ba sila nagpapadami at paano sila nag-i-infect ng isang healthy individual? Okay? Paano nila nagagawang bigyan ako ng sakit ang isang tao ng ganito
ganyan. Eh, ang liliit nila, di ba? Super liit, as in microscopic mga organisms ng paano nga ba sila nagkakos ng problema sa ating katawan. Unahin na lang muna natin si bacteria. Sinabi ko kanina, guys, na dalawang klase siya. Either good or bad. Si bad bacteria or ang tinatawag natin na pathogenic bacteria. Okay? Si pathogenic bacteria, ang ginagawa naman niya ay naghihintay lang siya ng opportunity para makapag-infect ng isang cell. Okay? So, ang tawag natin dyan ay isang opportunista, charot. Opportunistic bacteria. Kasi nga, titingnan niya kung si host cell na ito, si cell na ito ay hihina. Okay? Or nagkaroon siya ng opening. Katulad niyan, kunwari, yung skin, yung barriers natin sa ating katawan, si skin, di ba? So, pag nagkaroon niya ng sugat, ayan, andyan na si bacteria. Sasabihin niya, yes! Meron na akong point of entry. Makakapasok na ako sa katawan ng tao na ito kasi nga nasugatan siya. So, pupunta siya dyan. Maghihintay siya ng opportunity para ma-infect yung sugat na yan. So, kung ikaw naman ay napabayaan mo yung sugat, okay, hinayaan mo lang siyang naka-expose, hindi mo nilinisan, wala kang ginawa, hindi mo hinugasan, hindi mo nilagyan ng betadine, andyan na si bacteria. So, anong gagawin niya, guys? Andyan yung sugat mo sa kamay, pinabayaan mo, open wound, hindi mo, wala kang ginawa, as in, hinayaan mo lang siya. So, andyan na siya, tapos nadumihan na, so anong mangyayari? Of course, magkakaroon na siya ng infection. So, yan na, papasok si bacteria. Nakatingin na siya ng opportunity para makapag-infect siya sa'yo. Kasi nga, nagkaroon ka ng open wound. So, meron na siyang point of entry. Another one example, guys, ng mode of infection ni bacteria. So, nagkasugat ka na, hindi mo ginamot, hindi mo nilinisan, pinabayaan mo lang for how many days, for sure, mag-expect ka na ng infection. So, pumasok na nga si bacteria, napansin mo may mga pus or may mga redness, mga ganyan na siya, or lumalaki siya ng lumalaki, or nagkakaroon pa ng ibang damage sa surroundings ng skin or ng sugat na yan. So, ganun kasi guys si bacteria. Habang pinapabayaan mo siya, the more rin na gagawa siya ng paraan, magpaparami siya ng magpaparami yung mga pathogenic, mga dangerous na mga bad bacteria. Kasi ito pa guys, yung immune system natin, of course, ang gagawin niya, pupuntahan niya kung saan yung opening, kung saan yung may mga sugat or kung ano mang nangyari, scratches, pupuntahan nila yan as much as possible, guys. Gagawa sila ng paraan para ma-treat yan, para mapigilan yung pagpasok ng bacteria and para hindi na sila magkakaroon na ng barriers, ng para maprotektahan tayo sa pag-invade ng mga bad bacteria. Pero ngayon, guys, ito na. Kung ang immune system mo naman ay mahina kasi nga meron kang sakit or hindi mo inaalagaan yung katawan mo, hindi ka natutulog ng tama, poor hygiene ka, hindi ka nagpa-practice ng standard precautions, hindi mo matutulungan mismo ang sarili mo. So, ayan, na-weakened na yung immune system, na-weakened na yung mga helper T cells na pumunta dyan, yung mga white blood cells, wala na. So, mas malakas si bacteria, ang mangyayari, infect na nila yung katawan mo. Magkakos na sila ng problem sa particular na area, yung localized area kung saan nagkaroon ng opening. Kasi nga, yun na yung opportunity ni bacteria. Tandaan natin si bad bacteria, mga opportunista. Opportunistic infections. Pero ito guys ha, localized lang sila. Ibig sabihin, kung nandito lang yung sugat, ito lang yung mga unti-unti nilang sinisira. Ito na banda na to. Kunwari, dito yung sugat mo. Ito yung unti-unti nilang sisirain. Dito ka makakaramdam ng mga kakaibang sintomas katulad ng mga pus, redness, or hot to touch, mga ganyan. So, ito naman guys, alamin naman natin si virus. Ano naman ang ginagawa ni virus para makapagparami at makapagdulot sa atin ng sakit or disease sa isang living person. Ano nga bang ginagawa niya? So, sinabi ko na sa inyo kanina guys na yung mga virus na ito ay parasitic. All parasitic, mga parasites. Ayan, ganyan sila. Mga parasites sa ating buhay. Okay. So, ito na. Ang mode of infection naman ni virus ay papasok siya kay host cell. Kasi nga, kunwari, may virus ka na sa kamay mo.
nandiyan na si coronavirus. Si coronavirus, dahil hindi ka naghuhugas ng kamay, hindi ka nag-hand rub, hindi ka nag-hand wash, hindi ka naligo, so at humawak ka ng pagkain, kinain mo. So ayan, si virus, nakapasok na siya sa iyong katawan. So, nag-gwan na siya. Yes, yes. Nag-happy-happy na siya. Yes, mga kapagparami na ako, sabi niya. So, nakita niya yung isang cell ng katawan mo. So, ang gagawin niya, kunwari, magdadahan-dahan lang siya. At pagkatapos nun ay papasok siya. Dalawang klase siya, guys. Sa dalawang klase ang pagpaparami ni virus, actually. Unang style ng pagpaparami niya ay si lytic cycle or lytic cycle. So, ito ang i-discuss natin. Ipapakita ko yung picture kung paano nga ba si lytic cycle. Okay? So, ayan na. Ta-da! Okay. Si lytic cycle, guys, papasok si virus unti-unti sa isang healthy cell. So, pag dumikit na siya, i-inject na niya unti-unti. Hindi, actually, hindi alam yan ni host cell. Hindi niya alam na meron na palang naka-invade sa loob ng kanyang katawan. So, after nun, ang gagawin ni virus, maglalagay siya ng informations. Sasabihin niya dun sa brain or dun sa mga DNA ni cell, sabi niya, ito ang gawin mo. Gumawa ka ng maraming virus. So, ang ginawa naman ni host cell, kasi yun yung nakalagay na informations, yun yung na-inject na informations, gumawa ng maraming virus. Okay, ganun naman siya. Akala niya normal lang yun. So, ang ginawa ni cell, nagparami siya ng nagparami, kasi yun yung informations. Kunwari, ang ingredients ni virus ay isang soy sauce, suka, bawang, garlic. So, gagawa, sige, magpuproduce ako ng ganito. Suka, ay ng soy sauce, suka, bawang, garlic. Soy sauce, suka, bawang, garlic. Ulit-ulit hanggang, ano bang tawag dun, guys? Di ba, adobo? Ayan, ulit-ulit yung informations na yun hanggang si virus nag-produce ng marami sa loob mismo ng katawan ni cell. So, hanggang maraming ng baby virus, of course, hindi na yan mako-confine sa loob ng cell, hindi na niya kaya kasi nga sobrang dami na niya. Anong mangyayari? Of course, mag-burst. Sasabog na siya. Sasabog na and wala. Sumabog na sa lahat ng baby virus, lumabas na sa katawan. Kumalat na siya, ayan na, nagkukrawl na yung mga baby virus. And of course, alam naman natin na si virus ay isang parasite. So, ang gagawin nila ulit, papunta na naman sila ulit sa ibang cells. Didikit na naman sila hanggang magparami sila ng magparami. And yung kawawang cell, of course, pag nag-burst na, kasi hindi nila kayang mabuhay pag wala silang, pagsira na yung cell membrane na tinatawag. So, pagsira na yun, kusan na siyang mamamatay. So, pag namatay si healthy cell at ganun lahat ang mangyayari, alam nyo na. Siyempre, yung organ or tissue and then organ, unti-unti papatayin na nila yan kasi nga lahat sasabog and hindi naman makakapag-function si cell kung sabog-sabog na siya. So, ayan na si virus, nagparami na siya, either kinakain niya, nagpaparami siya sa loob ng cell and then sasabog na naman, magpaparami na naman sila ulit. Yan yung unang klase ng pagpaparami ni virus. Next, ang gagawin naman nila, kasi kung minsan si virus, guys, katulad ni HIV virus, natutulog lang yan sa loob ng cell. May times na kaya nilang matulog lang dyan sa loob ng healthy cell for up to 10 years. Okay? 10 taon, guys. Nandyan lang sila, natutulog, nagpapahinga. And then, so ang gagawin na sa loob siya ng cell. Diba si cell, meron siyang sariling buhay. And of course, kung minsan namamatay, and then after that one, magpuproduce sila ulit ng another healthy cells. So ngayon, si healthy cell na ito, merong nakalagay na virus. So kung ano yung information, kung ano yung DNA or RNA na nasa loob ni cell, ganun rin ulit ang ipapanganak niya. Kunwari, yung pinanganak niya, meron akong contain na virus. So, yung magiging anak ko, meron din siyang virus. Hanggang ganun ulit yung magiging anak niya. Pero, wala pang nangyayari. Ang C-cell na yan, meron silang mga contain na mga parang naka-time, mga para siyang time bomb, parang ganun, na nasa loob lang sila ng loob ng cell. Pero, once na may nag-activate, ayan na, andyan na yung triggers na tinatawag. At once na na-activate yan, boom! Ayan na sila, sabay-sabay, magpaparami. And agad-agad, dadami sila.
Kasi ano nga ba yung mga triggers? Either chemicals, mga ganyan, or yung immune system mo, guys, bumagsak. Diyan na yung time na, gigising na ako, it's my time to shine. Ganun na si virus. So, ang gagawin niya, gigising siya. So, diba, nasa maraming na siyang cells. Sabay-sabay silang magpaparami sa loob niyan. And after that, boom! Wala na. Sabog na si cells. So, dadami na naman sila ulit. So, imagine niyo na lang, guys, yung cells niyo, lahat ng cells na yan na nasa katawan niyo ay sabay-sabay na sasabog. Of course, yung organ na yan na nagpa-function, anong mangyayari? Ayan, mamamatay siya or magmamalfunction or hindi na niya maibibigay yung 100% best niya para ma-maintain ang ating katawan na maging healthy. So, yan guys yung nangyayari na ginagawa ni virus. Either magpaparami siya sa loob ng cells mo and then after that mag-burst sa sobrang dami na hindi na niya kaya or matutulog siya sa loob ng katawan mo at once na nag-weekend ang iyong immune system kasi hindi mo inaalagaan yung body mo, hindi ka kumakain ng healthy fruits, ng mga healthy foods, rather, or hindi ka natutulog ng maaga, ganyan, or wala, pinapabayaan mo lang yung sarili mo, andyan na, ma-activate na si virus at magkukos na siya ng sakit. So, ganyan guys si virus. And at ito pang masama guys ha, hindi siya localized. Kunwari, yung virus nasa loob lang siya ng aking lungs. So, kung sana si once na nag-burst yung cell, sa lungs ko lang sana yung maapektuhan. Hindi. Kasi nga, sumabog na siya, kalat-kalat. Either mag-travel na siya sa aking dugo, sa aking veins, kumalat na siya. So, karamihan ng mga signs and symptoms ni virus, kunwari may hepatitis C, ayan, may hepavirus. Ang nangyayari na sintomas, nagkakaroon ka ng yellowish sclera sa mata, or nagkakaroon ka ng nausea, nagkakaroon ka ng stomach problem, nagkakaroon ka ng diarrhea, mga ganun. Kasi systemic siya, lahat ng katawan mo maapektuhan. Unlike, guys, kay bacteria, localized. Ibig sabihin localized, doon lang siya sa area na ito. Diba, yung may sugat ako kanina. So, yung sugat ko, pinabayaan ko nagkaroon ng infection, bacterial infection. So, dito lang na area, dito lang, ayan, yung kamay ko lang, yan lang yung naapektuhan. Hindi ibig sabihin nun na nandito yung sugat ko at nagkaroon ng bacterial infection, dito ang masakit, dito ang may red. Hindi, guys. Localized lang siya. Kung saan yung area na in-invade niya, doon lang siya nagpaparamdam. Pero si virus, iba siya. Kung yung once na yung cell natin, healthy cells natin sumabog na, magta-travel na siya sa ating katawan. Kasi systemic, iikot na siya ng iikot. Pero, another information guys, ganito ha. Si virus ay specific cell lamang ang kanyang kinakapitan.